Salamat po sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataon upang makapag-share po ulit sa inyo. Ang kapayapaan po at ang pagpapala ng Panginoon ang sumaatin. Ang isishare ko po ngayong araw na ito ay tungkol po kay Rich Dad Poor Dad na sinulat ni Robert Kiyosaki, isa pong entrepreneur, investor at isa pong motivational speaker. Ito po ay tungkol sa kanyang dalawang itinuturing na ama. Si Poor Dad po na kanyang real father o kanyang totoong tatay ay isang highly educated, may mataas po itong pinag-aralan at isa po siyang PhD degree holder at isa pong superintendent sa isang university, ngunit nahihirapan po rin po sa kanyang pangfinansyal. At ang itinuturing naman po niyang rich dad ay ang tatay po ng kanyang best friend na hindi po nakapagtapos ng 8th grade pero isa po sa naging pinakamayaman sa Hawaii. Meron po silang magkaibang mindset katulad po ng sasabihin po ng kanyang poor dad na I can't afford it. Kapag sinabi pong I can't afford it, hindi na pong magtatrabaho ang ating brain at titigil na po ito sa kung anong pwedeng gawin. Samantalang ang sinasabi ng kanyang rich dad ay, how can I afford it? Ibig sabihin, nag-iisip po yung ating brain kung paano po natin mabibili kung ano man po yung gusto nating bilihin. At ang sabi rin po ni poor dad ay, study hard so you can find a good company to work for, sabi po niya. Samantalang ang kay rich dad naman po ay, study hard so you can find a good company to buy. Sabi po ni poor dad na, the reason I am not rich is because I have you kids. At samantalang sabi naman po ni rich dad ay, the reason I must be rich is because I have you kids. Kay poor dad po, bawal pong pag-usapan ang pera sa hapagkainan, samantalang kay rich dad po ay pinag-uusapan po nila ang pananalapi sa kanilang hapagkainan. Meron pong anim na simple lessons ang rich dad, poor dad. Ang una po ay ang mga mayayaman po ay hindi nagtatrabaho para sa pera at ang mga mahihirap at ang middle class ay nagtatrabaho para sa pera. Kung tayo po ay nahihirapan sa ating mga buhay, ibig sabihin, life is pushes us around na may kailangan po tayong gawin. Gumising ka, may kailangan kang malaman. Ayun po ang dahilan kung bakit po tayo nahihirapan. Na ang pag-aaral po tungkol sa pangfinansyal ay lifetime study na ang karamihan po sa atin na hindi po natin pinag-aaralan ang subject na ito, kaya po tayo gumigising, pumapasok sa ating mga trabaho, kinukuha ang ating mga sahod at binabalance ang ating paychecks at hanggang doon na lang po yun. Kaya tapos magtataka po tayo bakit meron tayong money problem na hindi po natin nalalaman o nare-realize na kaya po tayo merong money problem dahil meron po tayong kulang sa financial education. At ang ikalawa po ay, it is not how much money you make, it is how much money you keep. Gaano man po kalaki ang iyong kinikita, ang mahalaga po ay kung gaano po kalaki ang iyong itinatabi. Kailangan po nating malaman ang pagkakaiba ng asset at ng liability. Ang asset po na dapat nating ina-acquire ay ang maglalagay po ng pera sa ating mga bulsa at ang liability naman ay mag-aalis ng pera sa ating mga bulsa. Kaya kailangan po natin ng financial education talaga. Ang ikatlo naman po ay mind your own business. Dito po, i-keep po natin ang ating daytime job at magkaroon po tayo ng side job o bumili po tayo o mag-build po tayo ng ating mga solid real asset na maglalagay po ng pera sa ating mga bulsa. Bawasan po natin ang ating mga liability at huwag po tayong bumili ng mga bagay on credit. At ang ikaapat naman po ay ang taxes and understanding the law. Ang ginagamit po ng mga mayayaman ay corporation dahil kung meron ka pong corporation at ganito po ang kanilang ginagawa, spend all at saka po babawasin ang tax. Samantalang kung ikaw naman po ay isang empleyado, kakaltasin po muna ang tax bago mo po makuha ang iyong sahod. Yun po ang pagkakaiba. At ang ikalima naman po ay magtrabaho para matuto, hindi para kumita lamang.
dapat po, kahit po gaano kalikay ang ating sahod, kung wala naman po tayong skills na nakukuha, kung sakaling mawalan po tayo ng trabaho, o skills po na pwede po natin gamitin kung gagawa po tayo ng business, kung magtatayo po tayo ng ating mga business, eh di wala rin po tayong papupuntahan, dahil kung mawala po, magsara ang ating pinagtatrabahong kumpanya, wala tayong pupuntahan kung saan po tayo magtatrabaho ulit. At ang ika-anim po ay matuto po tayong magbenta. Sasabihin po natin na mahihiyain po tayo, pero ang totoo po sa ating mga buhay ay nagbebenta po tayo. Katulad po ng habang tayo po ay nag-a-apply, binebenta po natin ang ating mga sarili sa mga kumpanya upang tayo po ay matanggap sa ating mga trabaho. Hanggang dito na lamang po. Ako nga po pala si Amor Quintos, isa po akong OFW dito sa Hong Kong. At kung may natutunan po kayo sa video kong ito, please like and subscribe and share na rin po. At marami pa po tayong video na i-share tungkol po sa ating mga financial literacy. Maraming salamat po. Until next time po, God willing!